Bago tayo mag-umpisa, shoutout muna kila Jan Rojero, Amo Marlo, Nerio Abergonzado, Villegas Azul, Ronald Valderrama, at Emerson Arago. Kumusta mga chol? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates. Christian Stan Heidinger matutuloy na sa Barangay Ginebra. Hindi si Greg Slaughter ang kapalit. At Matthew Wright gustong makuha ni Al Francis Chua para dalhin sa Barangay Ginebra. Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell para updated ka. Christian Stan Heidinger to Barangay Ginebra. Nalalapit na. Pero hindi si Greg Slaughter ang kapalit. Nitong mga nakalipas nating video mga chong ay nabanggit na nga natin na gustong makuha ng Barangay Ginebra itong si Christian Stan Heidinger para sa inaasam nilang Grand Slam. At mukhang nalalapit na nga yan dahil ayon nga sa post ng isang PBA insider, the Northport Batang Pier are nearing agreement on deal to send Christian Stan Heidinger to Barangay Ginebra. Ayon nga sa pagkakaintindi ko dyan mga chong, ay malapit nang matuloy ang pag-ipat ni Christian Stan Heidinger. Pero hindi nga nabanggit kung si Greg Slaughter nga ba ang magiging kapalit nito. Kung matutuloy nga ang trade na yan mga chong, ay paniguradong hindi rin basta-basta ang mga hihinging player ng Northport Batang Pier. Posibleng ang ma-involve ang first round pick ng Barangay Ginebra sakaling hindi si Greg Slaughter ang kanilang ibibigay. Itong nakalipas lang na araw ay nag-post itong si Greg Slaughter na nag-umpisa na ang scrimmage nito kasama ang kanyang twin tower na si Japheth Aguilar. Kaya malaki ang chance ang hindi talaga si Greg Slaughter ang magiging kapalit ni Christian Stan Heidinger. Ang malaking tanong lang dito ay sulit ba kung kukunin ng Barangay Ginebra itong si Christian Stan Heidinger kapalit ng ilang players plus first round pick na alam naman natin na napakadaming talent ngayong paparating na PBA rookie draft. Antayin na lang natin sa mga susunod na araw kung ano ang magiging sunod na hakbang ng Northport Batang Pier at Barangay Ginebra patungkol sa trade na yan. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Barangay Ginebra, minamatahan na itong legit gunner ng Phoenix Fuel Masters na si Matthew Wright. Matapos bitawan ng Phoenix Fuel Masters itong si Calvin Abueva papunta sa Magnolia Hotshots, ay mukhang susunod na nga itong legit gunner na si Matthew Wright. Dahil ayon sa post ni Snow Badwa ay kuliglig told me Matthew Wright after departure of Calvin Abueva is now seeking trade. Dagdag pa nito na wala ngang plano ang Phoenix Fuel Masters na bigyan ng contract extension itong si Alex Malyari na piniling mag-stay sa Hawaii. Dahil yan sa nalalagay ngayon ang Phoenix Fuel Masters sa financial bind, kaya unti-unti na nga nilang binibenta ang kanilang players at susunod na nga itong si Matthew Wright. Sa nakaraan nating video ay nabanggit na nga natin na maraming teams ngayon ang nag-aabang na makuha itong si Matthew Wright. At isa na nga dyan ang Barangay Ginebra. Sino ba naman ang tatangi na makuha ang serbisyo ni Matthew Wright? Dahil alam naman nating lahat na isa ito ngayon sa pinakamatinik na gunner sa PBA. Sa ngayon nga ay ang pinakamatunog na kukuha dito ay ang Barangay Ginebra. Dahil sa lahat ng SMC teams ay Barangay Ginebra na nga lang ang hindi pa gumagawa ng aksyon. At ngayon nga na nagpaparamdam
ang Phoenix Fuel Masters na bibitawan si Matthew Wright, ay malaki ang tsansang ito na ang inaantay ng Barangay Ginebra. Dahil sa lineup nila ngayon ay kailangan na kailangan talaga nila ng legit shooter. Andyan nga si Jeff Chan, pero hindi naman niya may pakita dahil sa mga past injury nito. Kung kukunin nga ng Barangay Ginebra itong si Matthew Wright, ay kumpleto na ang kanilang lineup sa pagdepensa ng All Filipino title. Pero ang malaking tanong dito ay sino ang ibibigay nila para makuha si Matthew Wright. May bulong-bulungan nga na isa kila Prince Caperal at Jeff Chan ang ibibigay ng Barangay Ginebra, dahil hindi naman kukuha ang Phoenix Fuel Master ng high caliber player na malaki ang sinasahod kagaya ni Matthew Wright, dahil naharap nga sila sa financial problem. Sa ngayon nga mga chong, ay hindi lang Barangay Ginebra ang nag-aabang kay Matthew Wright, dahil nandyan nga din ang MVP group. Magkakatalo na lang yan sa pagandahan ng offer, at syempre kasama dyan ang under the table. Kaya antayin na lang natin kung ano ang mangyayari sa mga susunod na araw, kung sino ang mauunang makakuha kay Matthew Wright. Ano sa tingin nyo mga chong? Agri ka ba nakunin ng Barangay Ginebra itong si Matthew Wright? At sino ang pupwedeng maging kapalit nito? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutang mag-like, comment, and subscribe para updated ka sa mga PBA updates natin. At bago tayo magtapos, shoutout muna kila Renson Montemayor, Randy Nolasco, Boyet Doton, Brandon Cortez.